term medically ng iyong condition? Meron po akong autism spectrum disorder, mas kilalang bilang autism. At ito po ay isang developmental condition kung saan ang mga kung saan hindi makikita ng pare-parehong simptomas sa mga taong merong ganito. Maaga ka ba na-diagnose? Maaga po. Bago po ako mag-2 na na-diagnose ako. And ginagawa talaga ng mga interventions upang makapag-stabilize ako sa society. Pumapasok ako sa special school, pinapasok ako sa therapy, at tinutukan ako ng development ng pediatrician ko ng matagal. Sa tulong ng mga therapy, kinaya makipagsabay ni Pia sa ibang estudyante at nakapasok siya sa normal school pagdating ng elementary at high school. At ngayon ay nagkokolehiyo sa Ateneo de Manila University. Napaka-importante na meron kang strong support system na nakakaintindi at lumalaban din para sa'yo. Opo. Gusto ko pasalamat ng aking pamilya kasi pinapakita sa akin na kahit ganito ang aking kondisyon, hindi nila binibitawan ang pagmamahal sa akin. Isang beses, nung pauwi na ako, ninakawan ako ng cellphone. At pumunta akong Anonas para makitulong sa paghahanap ng cellphone ko. Umiyak na iyak ako kasi of course, hindi ko makakalain na manakawan ng phone at parang desperado talaga ako maghanap. Inuwi ako with a police van at kinausap ng manang ko sa mga police. Sinasabi ng isang police sa manang ko na baliw ako at sinabi ng manang ko na dahil sa aking kondisyon. At dinedefend ako kasi yung ganitong paningin ng tao. Parang iniisip kong bakit ako baliw kung ganito ang aking pag-uugali. Iniisip ko, hindi nila gano'ng kilala ang mga ganitong kondisyon ng tao. Yun ang gusto namin ipakita na kailangan mas maayos ang pagkikitungo sa mga taong may disabilities. May konsiderasyon, may empathy. Dahil dito, naging masigasig si Pia na mapakilala at tanggapin ang kanyang kondisyon sa pamamagitan ng pagsali sa Miss Possibilities Foundation. Our Miss Possibilities 2018 is... Pia Cabañero! Nung nalaman ko na ako yung huling nasa backstage, hindi ko iniisip na nanalo pala ako ng Miss Possibilities. Yung iniisip ko lang na ipakita sa audience na kahit kung mag-rampa man lang o kumakanta, gusto kong magkaroon ng fun time. At ipakita din sa tao na hindi kami afraid sa pagpapakita ng aming kondisyon. Ano sa tingin mong kailangan namin gawin at i-improve pa para mas maintindihan namin yung situation mo at ang mga kasamahan mo, may parehong kondisyon? Sa tingin ko kasi, andyan yung awareness kagaya nga na sinabi mo. Oh, pero marami pa sa atin na hindi nakakaan kung paano kumilos, kung paano makitao. Anong mga dapat namin gawin? Kailangan talaga makipag-usap sa kanila, makipagkapwa. At sana pa nang innate talaga na magiging innate ang empathy, understanding at konsiderasyon para sa kanila. Ngayon, bukod sa pagiging volunteer sa Miss Possibilities Foundation, isang leader na rin si Pia sa ilang organisasyon na sumusuporta sa people with special needs. Gusto kong mag-envision ng isang kinabukasan kung saan magkaroon sila ng opportunity na makapagtrabaho, hindi nahihiya sa pagpapakita nila sa lipunan. At parang, kung masimulan ko, sana may masusunod sa akin. Yes, napakaganda naman nun. Para makatulong sa kanyang natatanging advocacy, sa tulong ng Down Syndrome Association of the Philippines, ay mabibigyan natin ng early intervention tulad ng speech, physical and occupational therapy ang mga miyembro ng Miss Possibilities Foundation. Ikaw rin ay malakas kasi ang iyong paniniwala sa iyong sarili at andyan yung sipag at yung drive mo para maging mas better pa. I'm sure yun din ang pangarap mo sa lahat.
Kaya sana itong bagay na handog namin yung Iba Yan ay makatulong pa para sa inyong advocacy. Maraming salamat sa iyo, Pia. Thank you. You're so inspiring. Oh, beauty queen ka nga talaga. Salamat. Thank you, Pia. Thankful po talaga ako na makapag-usap kay Ma'am Jel dahil nakikinig po talaga siya sa mga na pinapag-uusapan namin at sana ang kanya support makakatulong sa pag-grow ng Miss Possibilities. Pinapasalamat ko rin ang Iba Yan na binibigay ng platform upang ipahayag ang aking advocacy para sa mga taong may disability. Hangad po namin na makatulong ito para sa pagbuti ng kalagayan ng mga katulad ni Pia.